dati, walang pakialam yung mga babae. Sabi nga, babae lang siya. Pero ngayon nga mayroong livelihood, nakatulong po sa kababaihan kasi nagamit sa pag-aral ng kanilang mga bata, mga anak. Ang sinusuporta po ng Sulong Peace sa amin ay yung babuyang walang amoy. Nagpapatuloy po kahit na yung unang taon ay may swine fever at saka pandemic. So ngayon na naangat po. Nakatulong po yung value adding kasi nalaman namin na pwede po kami gumawa ng processing ng mga karne, hindi lang sa pagbababuyan. Sila po yung nagtuturo sa amin na gumawa ng longganisa. At ano po yun, mga 5 days ata, nandun kami sa lubo at nagtitrain kami dun. Mayroon pa kaming kaban, hindi pa naalis yung ESF. Sana maalis na yun para matuloy-tuloy po yung aming livelihood. Noon po ang mga babae ay tumutulong po sa asawa nila. Pero nung nagkaroon po ng livelihood ang mga kababaihan, ayos po ang aming pamumuhay. Natututo na rin po kami kung paano magnegosyo. Ang aming livelihood po ay yung pamimili ng kalakal ng mga mangyan. Ang aming produkto po ay balinghoy, saging, papaya, tapos kamote, gabi. Pero tuloy-tuloy po ang aming negosyo kahit po COVID. Sa sityo lang po namin na stock yung namin kalakal. Nakakabenta naman po na araw-araw kaso paunti-unti lang po yung mga 200 mga ganun po. Bago pala, hindi pa kami talagang, wala pa kaming isang taong buwan pala ang kumbaga. Ngayon kami na nag-uumpisa na yung mga pagluluto ng aming produkto. Ay sa ngayon naman, yung naibibinta pala ang namin na nagagawa, katulad ng kasaba chip, banana chip, turmeric, tatatlo pa. Lahat ay itinuro bago kami nag-umpisa ng itong aming mga produktong ito. Talagang tinuro lahat. Hindi naman basta kami gumawa ng gumawa, basta nagdaan talaga sa mga seminar. Yun po yung mga itinuro sa amin sa pamamaraan, kung paano patakbuhin ng isang samahan ng ganyang negosyo, kung paano mapalalago. Katulad halimbawa, ngayon nga magtatag-ulan, halimbawa may bagyo. Ang ang doon yung magkatumbahan yung aming mga tanim katulad ng saging, doon lang kami magkakaroon ng balakid. Kailangan maipalakas at marami ang maibinta namin para pagdating ng araw, doon namin makikita yung aming kita talaga. Kasi noong wala pang farm financing, nagkakautang po kami kahit-kahit nasaan. Utang kami ng pera sa ibang tao at malaki-laki rin po ang interest. Nakatanggap po ako ng farm financing noong 2016 at ginamit po namin yon sa aming dasakan. Ginamit po namin farm financing kasi wala po kaming pangbayad sa pang traktor, pang ibot, yung ganun, pang ibot, pang tanom, yung pagsapil, ganun. At binili po ng mga medisina, abono. Ang naka-avail po ng mga farm financing ay 4 communities lang po. Yung 4 communities, yung Bornawan Brook, Gitas, Poblacion at saka Mambalili. Yun po ang naka-avail. Sa amin po, sa aming barangay Mambalili, 17 po kami na mga women na naka-avail ng farm financing. Failure, lahat, halos lahat dito, kagaya nung bumaha dito, halos po tanan yan, ma'am. Tubig yan tanan, makikita mo. Pati nga dito sa amin, nag-backwet na po nga kami doon eh.
Bakit na kami sa covered court? Kasi po dyan sa bahay namin, pumasok na talaga yung tubig. At bumakwit po kami. So, yung mga palay dito, pag hupa ng baha, makikita mo puros putik ang mga bunga niya. Hindi po kami nakapag-harvest kasi malakas po ang ulan. Tapos, naghanap ng paraan para po kami makakain. So, nagbibenta ng mga ulam. Ang nagluluto po kami ng mga kakanin na galing sa bigas para po maibenta po namin para dagdag tulong po. Ang natutunan ko po yung paggawa ng candy na galing sa bigas, tapos bookkeeping, like sa paggawa ng butsi na galing sa bigas, puto galing sa bigas. Pasalamat, Mike, tungod sa pagtabang sa Sulong Peace, sa pag-seminar, kung giunsa na mo sa pagdumala ang proyekto. So, dito nabuka ang among huna-huna tungod kay gitabangan mi sa Sulong Peace aron sa pag-seminar, labi na sa pagdumala sa proyekto nga mao ang baboy. Sa IP Youth, ang IP Youth yun ang amo ang gitagaan o kanang sila gid ang magbuhat sa suriso. Mauna nga, usa na siya nga duga nga kwan sa youth nga mauna ilahang buhaton. Kay gihimo na muna sila mga nag-organize mi youth. Kay wa mi kabalo sa amo ang kinabuhi kay sila amo ang sumusunod nga mga inerasyon sa matigsalog Manobo. Kay wa matakabalo sa atong kinabuhi, ma'am. Kay at least nga sila makabalo sila sa amo ang unsa amo ang papel diri sa barangay Tawas na usa ka leader aing ani di ay mao na nga dili amo silang gi-train. Pero ang amo apod nga dili lang kay train kundi naapod siya'y livelihood nga makatabang sa ila. Ang tahop or ang peds mahal unya nya kulang mi og kining kumbaga pa kun dako among proyekto, dako among baboy, nami baboy ang among i-deliver kung unsa man among sakyan para makaadto mi sa taas-taas nga presyo, mo na among problema. Kay kun diri ra perterm lang gamaya mubo ang presyo. Yung ngayon lang, ma'am, na naay nagsakit diri nga diri naggikan sa dalungan ang balat, hilanat ang baboy. Giano dayon gi-dispose kay or gilubong gani nila ang uban. Pero wala lang sila na sabak, ma'am, kay maapiktahan man ang uban. Gusto sana namin na mangyari na hindi lang babuyan yung abel namin at maramay pang matutunan namin at mayroon pang tumulong po sa amin para po yung kababaihan is ma-enhance po ang kanilang kaalaman po. Gusto ko pong maabot para sa aming organisasyon ay yung mapalago at madagdagan ang membro, tapos masaya na pong makakita ng mga anak namin na magsisipag, tapos at ang maipagpapatuloy pa ng aming mga anak ang aming nasimulan. Itong produktong ito, basta tuloy-tuloy lang ang paggagawa, walang imposibleng hindi makatulong talaga. Pagpatuloy lang para makarating tayo sa dapat karating. Pangarap ko po sana madagdagan yung aming pangkabuhayan para po makaahon kami sa kahirapan. Ang among pagpasalamat sa Sulong Peace, dili gyud mabayran, ma'am, tungod sa kanang maayo ang ilahang sa among pagpartner sa ilaha ba. Wala pod mi nila pasagdi, ginatus-up pod mi nila sa nga sila nga amo ang partner.